At saka ngayon, may labang ka. Pag may babaril sa'yo, makikita mo na yung plate number. Pag may babaril sa'yo, makikita mo na yung plate number. Ay nako, Dick! Saka talagang mabuting Dick. Ay, mabuting Dick. Mabuting senador. Joy, it's your boy Brian of Kill Sonic. Ito na rin ang episode of my Moto Vlog. Woo! Eh, kilala ko tong motor na to. Motor ni Banana Rider Moto Vlog. So anyway mga song, nandito na naman ako nagbabalik sa aking isang episode ng Moto Vlog, no? Matagal-tagal din tayo hindi na pag-vlog mga song sa kadahilanan, no? Na yun nga, pandemic, no? Stay at home lang tayo. Medyo na-miss ko rin talaga mag-vlog and nag-isip talaga ako, no, ng isang topic na ating pag-uusapan ngayong araw, mga chong, no? Pag-uusapan natin na issue ngayon, mga tol, is regarding to sa doble plaka na ipinasa ng ating pinakamatalinong senador ng Pilipinas, mga dong. Walang katulad, Dick, from the name itself, Gordon, diba? Tatanayin natin ngayong araw, mga chong, kung ano ba yung silbi, kung meron ba, mga chong, itong bagong batas na to. Kung inyong maaalala, mga chong, teka lang, tanggalin ko lang itong face mask, hindi ako makapagsalita ng maayos. Nyeta. So kung maaalala niya, mga chong, yung batas na to, pinasa niya nung nakaraang taon. So ngayon, pinalid na siya. So, isa na talaga siyang ganap na batas, mga chong. Inaon pa talaga, mga chong, na nasa gitna tayo ng isang crisis. Inuna pa talaga na ipatupad yung gantong walang kwentang batas, mga chong. So, ito na nga, no? So, ano pa yung naapaloob sa batas na to, mga chong? So, inuobliga, mga chong, inuobliga tayo, mga rider, no, ng motorsiklo, magkaroon ng dalawang plaka. So, technically, isa sa harap, yun yung bagong batas, mga chong, and sa likod. So I'm not sure dun sa eksaktong sukat, pero sa pagkakaalam ko sa research, no, na medyo may kalakihan siya, diba? Sobrang talino, mga chong, ng ating mahal na senador na si Dick Gordon, no? Kasi mga chong, ano ba yung dahilan kung bakit niya ipinasa tong batas na to, diba? Gusto niya nang magmalasakit sa mga tao, no? Dahil gusto niya na mabawasan ang krimen na sa paggamit ng motor. So, ang ginawa niya, mga chong, nag-isip siya ng isang batas na walang kwenta, no, na yun nga yung doble plaka, mga chong. Para mas makita nga naman, no, na pag ang isang kriminal gumawa ng isang krimen, makikita yung plate number, di ba? So kung ako, mga chong, meron akong doble plaka, tapos gagawa ako ng krimen, syempre makikita yung number, no, yung plate number ko. Diba, napatalino naman talaga, mga chong, ni Dick Gordon na hindi niya naisip kung ikaw, mga chong, kriminal. Ikaw, mga chong, kriminal, gagamit ka ba ng sarili mong motor? Or, mas worse, gagamit ka ba ng may plakang motor, diba? Siguro alam naman natin na most of the crimes na ginagawa through motorcycle, riding in tandem, riding in trio, diba? Na motor talaga yung ginagamit, and at the same time, hindi naman, sino bang kriminal, mga chong, ang gagamit ang sarili niyang motor? Grabe, napatalino talaga, mga chong. Hindi ko maiwasang mag-isip kung saang parte ng kanyang kukote nakuha itong batas na to, or naisip itong batas na to. Parang sobrang discrimination na to sa mga riders sa riding community, no? Talagang pinapahirapan tayo, and yung multa, mga chong,
sa pagkakaalam ko is 50,000 or something. So correct me if I'm wrong, mga chong. And may pakukulong ka pa, no? May posibilidad na makulong ka pa. So thank you, thank you. Maraming salamat, Dick. D-I-C-K Gordon, no? Sa batas na to, no? Grabe, sobrang talino mo. Maraming salamat sa'yo. Ngayon, mga chong, meron lang akong isang iniisip, no? Kasi, putya, yung motor ko isang taon na higit na, wala pa rin yung plaka. Yung LTO, mga chong, hindi nga makapag-release ng plaka ng motor. So, naisipan pa nila na mag-doble plaka. Ang husay! Grabe! Napa, sobrang iniidolo ko talaga tong taong to. Hindi ko alam, mga chong, kung maiinis ako o matatawa dahil sa batas na to. Pero, nandiyan na yan eh. Kailangan nating mag-comply. Pero, para makapag-comply tayo, mga chong, kailangan natin yung plaka. And, ang isa ko pang problema, dami ko nang iniisip, mga chong, no? Dumagdag pa to sa iisipin ko. Paano yung mga motor, mga chong, na maliliit? So, saan maglalagay na ngayon ng napakalaking plaka sa harapan? Diba? Hindi ko alam kung ano ba talagang silbi na itong batas na to, mga chong. Actually, hindi siya nakakatulong eh, no? Mas pinahirapan niya pa, or mas pinahirapan pa nitong batas na to yung mga riders. So ngayon, mga chong, gusto kong malaman kung ano ang inyong opinion regarding sa batas na to, mga chong. Yeah, sir! Shout out! Ha? Brino Chill! Meron pa tayo nasa lubong, no? Nakatama. Ay! Kuya, tatanungin kita. Wait lang. Boss, tatanungin kita. Anong masasabi mo? Ang vlog ko kasi ngayon regarding sa doble plaka. So, gusto kong malaman kung ano ba ang nakikita mong magandang mangyayari kapag tapatapad na yung doble plaka. Wala, wala siguro. Parang dagdagan na lang. Parang dagdag-gastos lang siguro nila. Dagdag-gastos lang, no? So sa tingin mo ba, kuya, kung ikaw yung kriminal, gagamit ka ba ng sarili mong motor? gagamit ka ba ng motor na may plaka? Hindi ako gagamit. Di ba? Tatagalingan siya. Di ba? Sa tingin mo, anong talino yung nagpatupad ng batas na to? Anong talino meron siya? Wala, kabubuhan lang yan. Kabubuhan, puro kabubuhan lang, di ba? Kasi kung ako kriminal, gagamit ba ako ng sarili kong motor? Mga bobo! Ano pala, sir? Channel mo para mapanood. Okay, sige, salamat po. Save ka na lang dito. Anong pangalan mo, bro? Mark Subido. Mark Subido. So, shoutout kay Mark Subido. Rhino Chill. Dagdag subscriber din to. Okay. Subscribe ko na. Sige. Ayan, thank you. Salamat, bro. Habangan mo na lang. Ay, wala pa akong sticker. Hindi ko napagpagawa. Next time na, may utang ako sa'yo, ha. May utang ako sa'yo. Ingat, ingat, ha. Okay, ingat, ingat, bro. Shoutout. Di ba? So ayun na nga, no? Patuloy natin ang usapan, no? So nawala ako sa aking... Nasaan na ba ako? Nasaan na ako? Nawala na eh, no? So ayun na nga, mga chong, I think, di ba, nasabi ko na yung sa loobin ko or sa tingin ko regarding dito sa batas na to. Ano nangyari? What happened? Regarding sa batas na to, so bahala na, no? Kung anong mangyari, pasalamat sila. Lockdown tayo or ano tayo, meron tayong crisis, diba? Nakaiwas sila sa malaking protesta, mga chong. Tama naman si kuya, dagdag gastos lang ito, diba? Imbis na yung gagastosin nila dito, mga chong, ito eh, oh, isang punto rin to, mga chong, diba? Imbis na yung gagastosin nila sa ganito, diba? Bakit hindi nila sila, sabi nga ni Makina Moto, no? Charot, Peter Makina. Sabi nga niya na mas magandang ideya yung mag-invest tayo sa security, CCTV, di ba? Police visibility. Ganun na 'yung doon mo maani, malulutas 'yung ani. Malulutas 'yung krimen, di ba? And syempre, kapag mayroong CCTV dapat may tao. May taong tututok doon para yung responde ng mga police natin is, di ba, on time, hindi sa
makaka-respond din agad. Nakuha niyo ba yung ibig ko sabihin, no? Tom, no? Hindi naman ako galit. Talagang ako ay napapadrot lang, di ba? Magkaiba yun. Dami-dami ng problema ng Pilipinas. Ito pa yung inuuna talaga naman. So sana mga tong, sana talaga, no? Marinig din nila yung boses natin. Boses natin mga riders na hindi kami kriminal. Hindi tayo kriminal. So, 5-10% lang gumagamit sa motor sa krimen sa lahat ng nagbomotor mga tong. So yun mga tong, I think, wala na akong masabi. Talagang napaka-bullshit ng batas na to, no? So kung meron kayong idea mga tong, or opinion nyo, diba? Ano, i-comment nyo dyan. Babasahin ko lahat dyan, diba? Baka pwede nating pag-usapan yung next topic. Ay nako, dick! Saka talagang mabuting dick. Mabuting senador. So yun lang mga chong, I think I will end the vlog here. So thank you so much for watching this vlog. And kung umabot man kayo dito sa dulo mga chong, maraming salamat sa pagsama sa akin sa pagtalakay ng topic na to. Do subscribe on my channel mga tong. This is Brian O'Chill and I'm out. Boom!